Okay guys, welcome back dito sa channel natin. So ang video natin for today ay tungkol nga dito sa Nlex Harbor Link. Isa itong proyekto ng build program ng Duterte administration. So itong ang Nlex Harbor Link ay nabuksan na nitong March lang 2020. So napakinabangan na ito at nagagamit na ng mga trucks at mga motorista. So dalawang segment po ito. So ito yung 2.56 kilometer na mula dito sa C3 Road dito sa may Caloocan papunta doon sa R10 sa may Navotas. Ito naman ay kukonekta dito sa segment 10 ng Nlex Harbor Link. Ito naman yung sa dadaan ng Karuhatan, Valenzuela, Governor Pascual Avenue dito sa may Malabon at dito nga sa 5th Avenue sa may Caloocan. So ikukonekta po siya dyan sa isa pang segment na yan. So ito namang segment na ito ay may haba na 5.65 kilometers. So napakalaking tulong nga ng elevated expressway na ito dahil mula nga dito sa port area Manila, didiretso na yung mga trucks, mga sasakyan na kumukuha nga ng mga products o mga goods dito sa port area, didiretso ka na ng Nlex, so hindi ka nadadaan ng mga iba't ibang lansangan katulad nga ng C3, R10, EDSA, Balintawak para nga makapunta ka ng Nlex. So didiretso ka na doon dahil nga sa elevated expressway na ito. So dahil nga nasa nabuksan na ang proyektong ito mula nga dito sa Nlex papunta sa port area ay 10 minutes na lamang yung biyahe. So malaking kabawasan po yan sa dinaranas dati ng mga logistic companies na umaabot ng isang oras mahigit mula Nlex bago makarating doon sa port area dahil nga sa sobrang traffic dyan sa mga lugar na yan. So ang proyektong ito nga ay itinayo ng Metro Pacific Tollways Corporation na siya ring namamahala ng Nlex at ng Skyway sa ilalim nga ng public-private partnership ng build program ng DPWH at ng Philippine government. So hindi lamang yan natatapos sa mga proyekto dyan dahil meron pang dalawang malalaking elevated expressways na magkukonekta nga dito sa Nlex. So ito nga yung Nlex-Slex Connector Road na kukonekta naman dito sa mas malaking expressway project. Ito yung Skyway Stage 3 na patapos na rin at malapit ng buksan sa publiko. So guys, yun lamang yung update natin para nga dito sa mga bagong elevated expressways at mga malapit na rin buksan na mga bagong mga artery at mga daanan ng ating mga motorista para nga makabawas ng traffic dito sa EDSA at iba pang mga lansangan. So yan po yung mga proyekto ng build program ng Duterte administration. Okay guys, kung bago pa lang dito sa channel natin, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe at don't forget to hit the notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga vlogs natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.